Ayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, kalahig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na muling nabuhay ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa lahat. Maganda umaga po, Padre. Ngayon ay Miyerkules ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Patuloy tayong natutuwa at nagagalak at inaanyahang mabuhay sa pag-ibig. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya isamo natin sa Kanya ang ating mga panalangin sa isa't isa. At gayon din ang ating samot dalangin na iniluluhog sa pagpunta natin dito sa National Shrine ni Santo Padre Pio. Miyerkules po ngayon at ang iba po ay mga nagdidebosyon sa Mahal na Birhen Maria, Ina ng Laging Saklolo. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, muli nating kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, sapagkat ang kasalanan po ay absence of love. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal. Sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't na magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng bagong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga yon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Antugon po sa Salmo, "Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas." Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay, sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia,
sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa magitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang inyong Hesukristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang umaga sa lahat. Ang ating pong ebanghelyo ay napaka pamoso, pagkat ito po ay malimit na tukuyin ng mga nagpapaliwanag kung ano baga ang katunayan ng pag-ibig. Sapagkat God so loved the world, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya po, ang paninibugho, ang ugaling masama, yung pagkainggit, at gayon din naman ang pita ng laman o masamang nasa ay walang lugar sa tunay na nagmamahal. Pagkat ang definition po natin ng kasalanan ay kawalan ng pagmamahal. Sin is the absence of love. Pakibigkas natin muli. Sin is the absence of love. Kaya kung nasasaan ng pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. Ito pong ating ebanghelyo ay continuation ng pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoong Jesus. Gabi nung pumunta si Nicodemo sa ating Panginoong Jesus, very symbolic in a way that ang sino man pong nagnanais na makaunawa
ay nililisan ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan, lumalapit sa liwanaga. Kaya ito pong malaking kandilang ito ay sagisag ni Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. At ito rin ang ating identity, preba na tayo'y mga Kristiyano. Pagkat ang tunay na Kristiyano ay namumuhay sa kaliwanagan. Maliwanag ang pag-iisip, puso at bait. Pakibigkas po dating muli. Maliwanag ang pag-iisip, puso at bait. Kaya, dapat ang ating Panginoong Hesukristo ang pinagbabatayan ng ating buhay. Nabanggit ko po nitong mga nagdaang araw, resurrection, the mystery, at the source of Christian proclamation. Pakibigkas natin muli. Resurrection, the mystery, at the source of Christian proclamation. Resurrection is the source of our Lord Jesus Christ understanding. Kaya kung totoo kang Kristiyano, naiintindihan mo sino ba si Kristo sa buhay mo. Naturingan kang Kristiyano. Kaya dapat lamang yung pag-iisip, puso at bait ni Hesukristo ay suma sa iyo. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Pagkat dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang lahat. Ang sanlibutan, pagkat ang sanlilikha ay icon of God's love. Pakibigkas natin muli. Ang sanlibutan, ang sanglilikha ay icon of God's love. Larawan na kung saan nasasalamin natin, nakikita, naaaninaw na mabuti na ito'y larawan ng pagmamahal ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yun ay kamukha pa ng Diyos. Pagkat dapat nasasalamin natin sa ating pagmumukha ang Imago Dei, brightening, illuminating, beaconing. At hari nawa po, pag-uwi ninyo sa inyong mga pamamahay, mayroong kayong aura. Yung arrive o dating na inyong isinasaad ay nakikita ng mga tao sa inyong pamamahay, sa inyong kapitbahayanan, sa inyong pook na pinupuntahan, yung grasya ng Diyos ay nararamdaman nila. Pagkat ito po ang mapitagang pamumuhay ng sino mang Kristiyano. Nabanggit natin, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan, kaya naman po yung ways of thinking and ways of doing must be our manner of existence. Ways. Kaya nga, yung ating character, our attitude, our conduct, and behavioral patterns must be in accordance to the very life of the risen Lord. Bakit kita po ay dapat mayroong ester spirituality. Bumangon tayo sa pagkalugami sa kasalanan. Dinalisay tayo sa magitan ng binyag. Kaya kita po ay mayroong kakayanang sumambit
ang Diyos ay ating Ama. Kaya we need to foster and nurture in ourselves that Abba experience. Diyos na ating Ama. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay Ama kung ikaw ay walang pitagan sa iyong kapwa. Kaya, hamon ito sa atin through journey together. Hindi exclusive, kundi inclusive. Kaya nga yung paanyaya sa ating pagiging synodal church, simbahang naglalakbay, nakikinig sa isa't isa, nakikiramdam sa isa't isa. Sensitibo tayo sa joys and hopes as well as despair and the very experience of people. Hindi tayo napadadala sa fake news, sa epal, o kung ano-ano pa mang animad versions, kung ano man yung ating pakulo o pakutot. Tayo ay mayroong pitagan. Kaya yung ating kadustaan ay ating pinagsisisihan at naroon po ang ating matapat na kapasyahang nagbagong buhay. Acquiring for ourselves a new mode of existence. Si Kristong muling nabuhay, siya'y lantad at talagang ramdam na ramdam natin. From within as well as from without. The stimulus of goodness. Ang halimuyak ng kabanalan ay dapat nalalanghap. Sapagkat alam naman natin, pag masama ang ugali, tayo ay sinungaling, tayo ay sanhi ng virus of sins and corruption, hindi yung katangi ang pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano. Pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Nawa po, ito ang ating misyon. As we travel the ways, the truth, the light of the risen Lord, na doon ay naroon ang ating kahihinatnan bilang Ecclesia Viatorum, biyahing langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pag
hahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan sa kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay, naging buhay niya ang nang tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya at gayon din yung mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for non-violence communication, and advocacy for the promotion of life, care and stewardship of environment and whole of God's creation. Maging yung po mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, lalo na yung mga magsasaka, mga mangingisda at mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga manggagawa, mga overseas Pilipinos, yaon pong mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung mga nasa public and government service, lalo na yung pong mga naglilinis, nagsasaayos ng ating kapaligiran, mga naghahakot ng basura, maging yung pong mga mag-aaral, nagtuturo, naghuhubog, yung iba ay merong examination, academic examinations, as well as those who are preparing to take up board exams according to the professions they wish to be. At maging yung pong mga isinasamo nating panalangin kay Santo Padre Pio, mga devotees of our Mother of Perpetual Help, maging yung pong mga may karamdaman na nasa hospital, clinics at sa karalitaan ng ating pamamahay na inaasikaso ating pinaglilingkuran ng puspos ng pagmamahal. Maging yung pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators, at yung pong mga nasa sitwasyon ng karukaan, urban and rural poor, at yung mga naapektuhan ng mga kalamidad, digmaan, mga karahasan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga yumaon nating kaanak, miyembro ng ating pamilya, at yung mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kanislisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat na masama. Hiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawarnan. Magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter morning blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Kayong hinirang talaga ng aking sariling pasya, sa daigdig ay kasama, pinahayo, pinamunga ng palagi. Alleluia. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nag-aalay
sa nangbigo, handog sa bayang napapagal. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Umabalik, O aming Panginoon, alaala ng Kalbaryo mo noon, ang iyong pag-alay, katawang labay-ubay, sa paanan mo kami magtitipon. Mapag-isang bayan sa piling mo, sa dulang mong lahat magsasalo, minimitin aming natapon. Sa biyaya ng banal mo katawan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan niyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga mababuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Pagnay po ng isang isinagawang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Esteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance. Tayo ay may malaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa sa 4 ng hapon at 6 ng gabi. 6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayon 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan. Sa halagang 500 piso lamang, panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, religious articles and items, maging ang langis na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay tular, matamo ang iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pakikisa sa kamatayat pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Yung pong mga nagnanais magmadre, 18 taong gulang hanggang 35 taong gulang na kababaihan, dalaga, ay inaanyahan pong magsadya sa San Damiano House of Spirituality, doon po sa Tagaytay City, sa Franciscan Missionaries of Mary. Dalawang araw po ito, April 29, April 30. Libre po ito, ano? Kaya accommodated kayo doon para magsagawa ng masiyasat na pagtukoy sa sarili kung ang bukasyon ng pagmamadre ay nasa atin, ano? At ako po, si Reverend Father Yulisa Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong donasyon, tulong at pagmamahal para sa ipinagagawa naming bahay pari. Ito po ay magsisilbing tahanan ng may karamdaman at nag-retire naming mga pari. Sa May 10 ay 45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Nawa po itong bahay paring ito'y magsilbing landmark ng nasabing pagdiriwang. At yun din po ay piyesta ng canonical coronation ng Mahal na Birhen Maria Immaculada Concepcion na tinatawag naming Our Lady of Biglang Awa, Santo Patrona ng Diocese of Buac. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat po. Aleluya, nandito na ang araw na dulot ng Diyos.
Panginoon.